Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys! Welcome back to my channel. Update na naman tayo ngayon guys. Sa to have and to hold at paalala lang po na bawal na mag-post ng mga video nila. So itong si Dom guys ay nagsusuka siya doon sa toilet at sinabi niya na baby, kapit ka lang kasi wala dito si daddy at tayong dalawa lang. So pag labas niya sa toilet guys ay andoon na pala si Gavin at meron ng pagkain doon sa mesa. So sinabi niya na kakain ka na kasi para malusog daw yung baby at tinanong niya kung kailan pa daw siya dumating doon. At nakita daw niya yung gripo na nagtutulo daw ang tubig at inayos na daw niya. Naman daw niya sinabi na ayusin niya kasi magtatawag siya ng mag-repair. Sinabi ni Dom na kung hindi daw sa baby ay baka hindi daw sila magkausap. Chance pa daw na patawarin niya si Dom at meron naman daw silang pagmamahalan sa isa't isa nila. At sinabi ni Gavin na ang sarap daw tumawa. Yung si Dom, sinabi niya na nung nag out of country daw siya ay yun daw ang last na tawa niya at hinalikan daw siya ni Gavin. At sana daw na mabalik ang dati at hindi na lang daw sana niya ginawa yung nangyari. After kumain ni Dom guys, ay pumunta sila sa nursery room at marami na doong mga gamit sa baby nila. Ay drawing na tiningnan ni Gavin at na-recall nila yung before nila na ang sweet-sweet nila at sabi ni Dom na hindi daw siya makapaniwala na magka-baby na sila. At ganun din si Gavin. At sinabi ni Dom na, you think na kaya ba daw nila? Very difficult daw pero kakayanin daw nila. And I'm sure na it's a great mother daw si Dom at sinabi niya na you're a best dad. So nag-continue na sila guys doon pag-arrange sa mga gamit nila guys. At bumili pala si Dom ng mga gamit sa online daw. At kung may gusto na bibilhin ni Gavin ay sasabihin lang daw niya sa kay Dom. So nagsusuka na naman itong si Dom guys. Pero andoon naman si Gavin na inaalagaan siya at inaakbayan siya papunta doon sa bed. At sinabi niya na dalhin daw siya sa ospital at wag na lang daw or wala pa daw siya ng spotting. So, hihiga na daw siya at mag-rest siya para makatulog siya. At habang nasa bed na si Dom guys ay hinaplos niya dito sa balikat at naisip niya yung mga sinasabi sa mga magulang niya at yung sinabi ni Erica na dapat ay ang baby daw ang i-prioritize niya. So nakagising na itong si Dom guys at nakita niya si Gavin na nakatulog siya sa sofa at nilagyan ng kumot. Halikan sana niya dito sa pisngi at nakagising itong si Gavin at sinabi niya na wala, gigisingin lang sana kita. So sabi niya na alis na daw siya at sinabi niya na Gavin, meron ka bang kailangan? Ingat ka na lang sa pag-drive. So umalis na siya guys pero andoon lang siya sa labas ng may door at umupo itong si Dom doon sa sofa at kinausap niya yung baby niya. Sinabi niya na just wanna stay daddy pero hindi na ito pwede, hindi na daw sila pwedeng magsama. So, narinig ito ni Gavin guys.
At itong si Gavin ay tumawag sa kay Erica. At hindi sila nagkaintindihan, guys, kasi walang signal doon kasi nasa bukid daw sila. At sinabi ni Gavin na i-text na lang daw siya. So, sinabi pa ni Erica na itong signal ay makasira daw sa love life. So, hanggang dito na ako, guys, at abangan natin ang susunod na episode bukas. Sa hindi pa dyan nakasubscribe, huwag nyo na akong kalimutang pindutin nyo na notification para maka-update kayo sa next video ko. So, thank you for watching, guys! Bye!